At least, may nalaman tayong bago. Napanggit niya na may humila daw sa kanya. Huh? May humila daw sa kanya? Nakilala ba niya kung sino? Hindi niya matukoy. Pero, napanggit niya, ikaw ay... Dahil sa kagustuhang malaman ni Lolo Pepe kung sino talaga ang may kagagawan sa pagkahulog ni Doc RJ sa may hagdan, tinanong nito ang anak na si Doc RJ kung may natatandaan na ba ito. Pero dahil may temporary loss of memory pa rin itong si Doc RJ, medyo pasulput-sulput lang ang mga alaalang naaalala nito. Gaya na lang nung naalala niya na may humila daw sa kanya sa may hagdan. Tapos sumunod pa naman kasing nasabi niya kay Lolo Pepe ay ang pangalan nitong si Annalyn. Kaya nagtinginan itong sina Dr. Meneses at Lolo Pepe. Pero sinabi ni Dr. Meneses na itong si Annalyn ay isang doktor sa kanilang hospital. Ito ay anak mo, sabi nito kay Doc RJ. Pero hindi ito maalala ni Doc RJ. Ito namang si Lolo Pepe, pansin ko lang ha, parang nagkaroon tuloy ito ng duda kay Annalyn na siyang nanulak kay Doc RJ dahil sa pagkakabanggit ni Doc RJ sa pangalan niya kanina. At hindi na nga napigilan ang sarili nitong hindi pagbintangan itong si Doc Annalyn sa harap pa mismo ha nila Zoe at Dr. Meneses. Sagot naman ito ni Annalyn na, bakit ko ho gagawin iyon, Lolo? Bakit ko po itutulak ang sarili kong ama? Sabi nito. Pero makikita pa rin sa mukha nitong si Lolo Pepe na parang si Annalyn nga ang pinagsususpetsahan nito. Sa kabilang banda naman, may iniabot naman ng pera itong si Chang Susan kay Lynette at sinabi pa nito na may mga kasunod pa daw ito. At ito yung eksenang naabutan ni Lolo Pepe na may iniabot ng pera itong si Chang Susan kay Lynette. Kaya naman itong si Lolo Pepe, aba, naghinala na naman sa pamilya tuloy nila Doc Annalyn. Pinagsabihan pa niya ang Chang Susan niya na pera lang daw yata ang habol ng mga ito. Hindi kaya nabayaran ni Moira itong si Chang Susan para manahimik ito sa mga nalalaman niyang pagkahulog ni Doc RJ. Please type your comments below kung sang-ayon kayo sa naiisip kong susunod na eksena dito lang sa Abot Kamay na Pangarap.